Kaya habang ako po dati nag-iisip ng preaching, sabi ko, ano ba yung may ipipreach? Kasi napakahirap gumawa ng preaching. Sino po ba pipiliin natin? And then, one time na namamahinga ako at nakatingala sa kalangitan, sabi ko, may nakita ako, sabi ko, parang may calling. Calling na maging Ed Kaluwag. Ay, hindi, church. Parang may nakita ako isang bagay, sabi ko, it's a bird, it's a plane. No, it's Superman. Bible character po ba? Hindi. Hindi yun po na. May connection lang po kung sa ano natin, kung sa Bible character natin, kung ano yung katangian ni Superman. Alam naman po natin pagka sinabi Superman. Super strength, kilala, tanyag. Siguro wala naman po makakakilala, wala naman pong kahit bata kilala po si Superman o sino eh. Pero sa kabila ng tanyag ni Superman, may napansin silang isang bagay. Tulad natin, ito ang mga tao, mayroon din po siyang kahinaan. Ano po ba yung kahinaan ni Superman? Yung bato ni Darna. Ay, hindi po. Yung kryptonite. Yun po yung kahinaan ni Superman. At bukod sa kahinaan ni Superman, mayroon pa rin po na tayo na kikitang kamalian kay Superman. Tayo kasi, likas sa ating mga Pilipino, na talagang mapagmasid. Mapagano, sabing ganun. Ano ba yung katangian na mali kay Superman? Karamihan sasabihin yung brief niya, yung underwear niya. Kita niyo, church, sa kabila ng napakaraming katangian kay Superman na nandiyan na at nakapaglingkod siya, pero may nakikita natin yung kamalian sa kanyang costume. Kaya nung nag-return po si Superman, eto na po siya. Wala na po yung pinapansin natin. Pinasok na po yung underwear. Di ba, church? Kasi ganun eh, tayong mga Pilipino, kadalasan ang nakikita natin yung kamalian ng isang tao. Di ba, church? Ginawan ka ng mabuti, ginawan ka ng pabor, ginawan ka ng kahit na ano, pero still, isang pagkakamali lang, yun ang ating maitatanim sa ating isipan. Di ba, church? Kaya, ang title po natin ay Jedediah Mistakes. Sino po, church, nakakilala kay Jedediah? Pwede na po umuwi. Ah, hindi po. Siguro medyo hindi sa atin pamilyar, di ba, church? Pero sabi nga, kung si Superman ay nagpapanggap na Clark, ano po ba yun, sir, yung ano, Clark? Clark Kent. Diyan po siya kilala, Clark Kent. Hindi po siya kilala sa Superman, di ba? Ganon din po yung ating Bible character. Na meron po siyang screen name, meron po siyang palayaw. Sa nga po pala, ako nga po pala si Anjo, kilala po ako sa amin, Anjo. Anjo Abrenica. Hindi. Kaya sige, church. Tayo po buksan po natin ang ating Bible. Mag-aral po tayo ng ang salita ng Diyos. Buksan po natin ang 2 Samuel 12, verse 25. Tumayo po tayo, church. Basahin po natin. Sige po, church. 2 Samuel 12, verse 25. And he sent by the hand of Nathan, the prophet, and he called his name Jedediah, because of the Lord. Mapapansin mo natin, Jedediah. Sige po, church, tayo po yung manalangin. Ama namin na nasa langit muli, O Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na binibigay niyo po sa bawat sa. Hindi po, Panginoon, patuloy, dinadalangin din po namin ang aming mahal na pastor na nagbigay po ng aghatid po, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, sa kabilang church po, Panginoon, nawa, Panginoon, gabayan niyo po siya, proteksyonan niyo po, Panginoon, at nawa, Panginoon, kung ano man po nga yung bubukas sa kanyang bibig, Panginoon, gamitin niyo po itong strength namin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Ganun din po, Panginoon, ang mensahe po na aming mapapakinggan. Salamat, Panginoon, dahil pinahintulutan niyo po ang inyong lingkod na magbigay ng inyong salita. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong bisig sa at nawa, Panginoon, patawad po sa anuman pong pagkukulang at pagkakamali na aking nagagawa. Gayun din po sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang inyong pangalan. In Lord Jesus' name we pray. Amen. Sige po, church, makakaupo na po tayo. Thank you po. Sige po, church, kilalanin po natin ang ating Bible character na si Jedediah. Sino po ba si Jedediah?
Si Jedidiah po ay isang hari ng Israel. Alam naman po natin, pagka sinabing hari, tanyag din po ito, kilala. Pero minsan hindi natin makilala. Siya rin po ay isang famous. At siyempre, siya rin po ay son of David. Siguro church, medyo may clue na tayo, no? Kasi son of David eh. Ilan lang naman po yung ginamit na ano, si Absalom. At siyempre siya po yung wisest man in the Bible. Pagka sinabi naman po natin na wisest man in the Bible, siyempre wala na pong iba kundi si, his name was Solomon. Si Prophet Nathan po ang tumawag sa kanya ng Jedidiah. Kaya kung mapapansin po natin, kung ibabakrit po natin, yan po yung nag-commit si David at namatay po yung anak niya. And then, pag binigay mo sa verse 25, si Prophet Nathan lang po ang nagbigay sa kanya ng name Jedidiah. Kaya yung Solomon po sa Jedidiah, isa lang po yung meaning, because of the Lord. Kaya yan po yung mapapansin natin. Sige po church, kaya sabi ko, Clark eh, nagtago lang po si Solomon sa Jedidiah. Kaya dyan lang po siyang verse na, dyan lang po siya sa verse na yan na banggit. Sige po, ano nga ba yung mistake ni Jedidiah? Or ni King Solomon? Kasi, siyempre, pagka King Solomon ang pag-uusapan, siyempre talagang matindihan to. Wisest man in the Bible eh. Na talagang napaliwalag ng Sir Angelo na kaya praise God kasi medyo nagano tayo eh, na bakante para hindi naman masyadong parehas na Solomon. Kaya, church, ano nga ba yung mistake ni si Haring Solomon? Haring Solomon mistake, ang ibig sabihin mo ba ng mistake, error, fault, failure, or there's something wrong. Di ba, church? Sabi ko nga eh, parang napaka-common itong there's something wrong eh. Paano ko bang magagawa ng preaching in there's something wrong? Kaya, nagamit naman natin. Ano nga po ba yung mistake ni Jedidiah? Siyempre, sa buhay natin, halos lahat naman tayo nagkukomit ng mistake. Or kamalian sa buhay. O kasalanan sa buhay. Ang kanya pong sin ay many strange woman. Ang babasahan po natin sa 1 Kings 11 verse 1 hanggang 8 po. But King Solomon loved many strange woman. Ibig sabihin po na strange, isa lang hero o ibang baryo, ibang bansa o katabing bansa. Together with daughter of Pharaoh, ayan po, church, yan po yung kanyang unang napangasawa, daughter of Pharaoh. Women of the Moabites, alam naman po natin pagka Moabites, ito po yung mga kalaban po ng mga Israel. Ammonites, isa po yan. Edomites, Sidonian, and Hittites. Yan po church yung mga lipit, ilan mga napangasawa ni Haramon. Nation concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go into them. Yan po church yung bilin ng ating Panginoon kay Haring Solomon. Na wag po siyang, ye shall not go there. Go them. Ibig sabihin church, wag po makipagsalamuha. Ang ginawa pa po ni Haring Solomon, pinili niya pong maging kabiyak ng kanyang buhay. Neither shall they come in unto you, for surely they will turn away from your heart after their gods. Solomon clave unto this in love. And church, ang sabi po ng, yan po ang sinabi ng Panginoon na wag po siya pangasawa or mapalapit na kung ganyan po. Dahil ang sabi po ng Panginoon, sigurado yung heart mo ay mapapabilang din sa may mga gods niya, sa gods ng mga yan, sa mga lipi ng mga yan. Kaya alam naman po natin yung and he had 700 wives and princesses. Come church, oh? 700 church, oh? Wives pa lang po yan. At 300 concubines. Yung concubine po, yung ganon. Ay, hindi po pala yung ano po pala yun. Cotton bands po pala yun. Yung ano po, yung ibig sabihin po ng concubine, yung po yung medyo mababa po yung antas niya. Pwedeng maging alipin, pwedeng maging medyo sakto lang yung pamumuhay. Yung po ibig sabihin ng medyo lower level lang po siya. Kasi princesses po yung
karamihan eh. For it was came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after their gods. Yan po yung sinasabi ng Panginoon, di ba church? Kasi alam na ng Panginoon eh. Alam na kung bakit binabawalan siya makipag-asawa or kay makipaglapit sa mga ganon, church. Naging ano po siya eh, turn away yung puso niya. Kung dati ang sinasamba niya lang yung Diyos ni David ng kanyang ama, ngayon po, halos karamihan po ng asawa niya, kung ano man po yung sinasamba nun, ganun na rin po ang ginagawa ni Haring Solomon. And his heart was not perfect with the Lord his God. Kitang church, hindi na naging perfect. Dati eh, napaka-pursigido ni Haring Solomon. Kung isipin eh, lagi nga, yung plan ng Panginoon yung sinusunod niya. As was her heart of David his father, kasi Sir Cheto, ito yung pagkakaiba nila ng ano eh, ni Haring David. Kaya si Haring David mas favor sa paningin ng Panginoon. Kasi si David Church, kahit mag-commit ng kusin yun, na napakarami, still, nagre-repent si David. Sa totoo lang, sabi niya, sa may last, sa 2 Samuel, na binasa natin ang backread na yun, nung namatay yung anak niya, nung first kay Bathsheba, na pinaliwanagan siya ni Prophet Nathan, na binigyan siya ng isang kwento na ang sabi niya sa kwento na yon, dapat mamatay yung gumawa na ng agaw na yon. Pero nung sinabi ni Prophet Nathan na ikaw yon, ikaw yung umagaw kay Bathsheba, inagaw niya kasi yung church eh, na dapat mamatay. Ang sabi ni David nung time na yon, pwede na siyang patayin dahil sinabi niya rin yun. Pero hindi eh, dahil laging nagre-repent ang si David, kaya lagi siyang nasa favor pa rin ng Panginoon. For Solomon went after Astoreth, ito po yung god ng ano, ito po yung god ng Sidonian, and after Milcom, the abomination of the Ammonites, and Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord as did David his father. Then did Solomon build in a high place for Chemos, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon, and likewise did he for all his strange wives, which was burnt incense in the sacrifices unto their gods. To you, church, nandito na church yung nagbigay po siya ng sacrifices or offering, na dati sa Panginoon lang siya nag-o-offer. Alam niyo, church, yung ano ba yung ginawa ni King Solomon na nag-open yung temple? Grabe, church, ang ano niya ron, ang offering niya. Na ang offering niya, church, eh, ito po yung sa 1 Kings 8, verse 63. Ang nandun po eh, ang in-offer niya po na oxen is 22,000 oxen. Tapos po, 120 sheep. Yun po ang in-offer niya para sa Panginoon, para i-sacrifice. Nung time po na i-offer po nila na church yun, hindi po magkasya sa temple. Kaya ang ginawa po nila, dun po sila sa labas nag-burn offering. Ganyan po mag-offer si Haring Solomon. Kaya sabi ko nga church eh, nung pinaliwanag ni Pastor yung first fruit, sabi ni Pastor One Man. Pero sa totoo lang church eh, karamihan na mababasa mo sa Bible, hindi naman sinabi na yun yung pinaka ano mo, one month. Kung mababasa nyo, pinaka best yung binibigay nila. Like Abel, firstling. Pag sinabing firstling, ito yung pinaka malaki. Walang katulad. Kaya nung kay Cain, nung nag-offer si Cain, hindi nalugod ang Panginoon eh. Kaya kung ano yun natin, church, lahat tayo alam natin kung ano nilimit natin eh. Lahat naman tayo, nagtatrabaho din. Pero minsan, church eh, nagkakamali tayo. Halimbawa na lang, church, sa pagsulat ng first fruit natin, tingin nyo ba tama yung sinulat natin? O meron kumikir sa puso natin na parang mali? Parang dinadaya natin ng Panginoon. Di ba, church? Na minsan sasabihin mo eh, ito ba talaga yung one month salary ko? Kung yung best mo eh, one month salary, sige, go ahead. Pero kung hindi yun yung one month salary mo, church, you better correct it.
Di ba, church? Kasi, minsan, church, pagka pumupuna tayo ng pagkakamali, dalawa lang naman klase eh. Tinatama natin yung pagkakamali na yon or pinagamit natin para mapanira ng tao. Tulad ngayon, halala na naman. Marami, lahat ng mali, lahat ng mali, lahat ng pagkakaan nila, inuungkat-ungkat nila isa-isa. Kahit na yung sinasinauna pa. Lahat ng pagkakamali, sana all nga nagkamali pa eh. Di ba, church? Lahat yun, church. Pero bakit natin pinupuna? Gusto kasi nating itama. Sa bata, pagka nagkamali, ano ginagawa natin? Pinapangaralan natin, huwag mong gawin yan, o ganun-ganun. Kasi tinatama natin. Sa lupang pangako nga, church, napansin ko eh, marami yung trumayan ng grass cutter. Di ba, church? Kung mapapasin mo, church, minsan parang napakadaling gawin eh. Minsan eh, pagka tinitinan mo, napakadali. Pero nung tinay nung iba, di ba, medyo mahirap. Pero, bakit mo, pero napapasin natin, maraming nagkakamali sa pag-grass cutter. Di ba, church? Pero, napakasarap lang gawin kasi tinry natin. Kasi minsan eh, natatakot tayong mamistake eh, matatakot tayong magkamali. Kaya minsan, hindi natin tinatry, church. Ganun tayo eh. Minsan, meron talagang kaisipan na ganun, na ayaw natin subukan kasi takot natin magkamali. Ay, ayaw kong ligawan si ganyan kasi nasaktan na ako eh. Ay, ayaw kong gumanyan kasi minsan eh, na-down na ako sa ganyan. Ay, ayaw kong mag-first fruit kasi gipit na gipit ako ngayon eh. Ay, ayaw kong mag-offering kasi ito na lang yung budget namin, ito na yung salary namin eh. Di ba, church? Pero hinamon tayo ng Panginoon dun eh. Parang sa pag-grass cutter eh. Hindi mo, church, mararanasan yung favor, yung sarap, kung hindi mo na-try. Di ba karami na-enjoy sa pag-grass cutter? Nung nagan nila, kahit babae, lalaki, enjoy na enjoy sila. Sir Joseph nga, hating gabi, ayaw talaga lumubay. Saka si Sister Grace, eh. Talagang hating gabi, nag-grass cutter sila. Kasi na-enjoy nila. Kahit nagkamali ka ng una, napag-aralan nila kung paano gawin. Kaya ganyan din tayo, church. Hinamon tayo ng Panginoon eh, na subukan nyo. Kasi pag nangako ang Panginoon, sigurado, ibabalik niya yun. Hindi lang yun, kundi doble, liglig, umaapaw, church. Di ba, church? Kaya huwag tayo matakot mag-try. Na-try na natin, church eh. Ngayon pa ba? Nanandyan na? Solomon offering a temple. Ito po yung church yung sinabi ko. Yung sa nag-offering po siya. Yan po yung 2 and 20,000. Ibig sabihin po niyan, 20,000. 22,000. Tapos, yan po yung 20,000 sheep. Yan po yun. 100,000. Ibig sabihin niyan po niyan, 120,000. How to recover from your mistake? Paano nga ba, church, ma-recover yung mistake? Kasi nag-commit na tayo eh. Like, King Solomon. Minsan kasi napakahirap ng bawiin pagka nagkamali ka. Magkamali ka lang ng panalita, napakahirap na eh. Kasi nasaktan mo na yung tao eh. Nagawa mo na yung ano eh. Ngayon, paano pa marirecover yon, church? Kasi kadalasan sa atin, talagang pagka nagkakumit tayo ng sin, medyo alanganin na tayo. Medyo ayaw na natin. Natatakot na tayo, church. Kaya, tingnan natin kung paano tayo makarecover sa ating mistake. First, acknowledge and accept your mistake. Usan po natin sa 2 Samuel 12 verse 13. Yan po yung kay Haring David. And David sent unto Nathan, I have sinned against the Lord. Yan po, church, yung sinasabi ko na story na nung kinuha niya si Bathsheba. And Nathan said unto David, the Lord also had put away thy sin, thou shalt not die. Yan po yung gusto mo magsabi niya nga eh, kasi sabi niya ni kay Nathan eh, kay Prophet Nathan na papatay niya yung usya. Sabi niya, gawin niya rin sa kanya. Kaya sabi ni Prophet Nathan sa kanya, hindi, dahil put away thy sin, thou shalt not die, kaya hindi po siya matay. Ganyan, church eh. Misa kasi, pag tayo eh, nakakapag-commit ng sin, kailangan natin i-acknowledge, i-accept natin yung kasalanan natin. Kasi, church, pag hindi natin tinatanggap na tayo nagkasala, parang nandun pa yung pagka-boastful natin na bakit?
Ako lang ba gumagawa niya? Bakit? Na parang ayaw mo i-accept na nakasalanan mo yun. Ayaw mo accept na nagawa mo yun. Na kung tutuusin eh, dapat eh, tayo magpakumbaba dahil tayo nakapag-commit ng sin. Pero tayo pa nagiging boastful. Like Haring Solomon. Kasi church, yung kwento ni Haring Solomon, nagka-commit siya ng sin nung past na ng kanyang buhay. Na nandun na lahat yung evil na ginawa niya. Yung kaya ibuturan, kaya hindi na siya na naging favor ng Panginoon, naalala na yung favor ng Panginoon sa kanya. Na sa history nung binasa ko kay Haring Solomon, never niyang nag-accept ng kasalanan. Kumbaga hindi siya nagkamukha na ng Haring David na nag-repent. Na, kaya kahit gaano ka katalino church, kung hindi mo ina-accept na nakakagawa ka ng kasalanan, baliwala yung church. Kasi minsan, binigyan ka ng Panginoon na talent. Halimbawa na lang, church, kay Haring Solomon. Ano yung hiningi niya sa kay Haring Solomon? Wise. Di ba? Wisdom. Wisdom and knowledge. Yun yung ginawa niya. Yun ang nirequest niya. Nung binigyan siya ng Panginoon ng knowledge and wisdom, parang yun na lang yung naging ano niya. Naging sandigan, hindi na Panginoon. Parang nabaliwala ang Panginoon yung nagbigay. Misang ganyan tayo eh. Pag nabigyan tayo, parang nagiging dependent tayo sa kakayahan natin. Yung, bakit nagagawa ko naman ito ah, kahit wala sila? Bakit nagagawa ko naman ito ah, kahit na wala akong katulong? Parang ganun church eh. Nagiging dependent tayo sa kakayahan natin. No church, laging natin, huwag natin kaliligtaan kung sino ang nagbigay niyan sa'yo. Still, sa Panginoon pa rin ang galing yan. Kaya, siya pa rin ang magbibigay at babawi sa inyo yan, church. Like na ginawa niya, sige, si David ang naghanda ng mga kagamitan, si Solomon naman na nagbuo ng temple, pero church, ang ginawa naman ni Haring Solomon, nakipagsalamuha, yung sa kwento nga ni Sir Jello, yung nakipag-alyansa din siya kay, kanina yung sir, yung kay Hiram, na nakipag-alyansa siya. Pero still, may favor pa rin ang binigay niya kay Hiram. May nagbigay siya ng lotero, church, nagbigay niya siya ng lotero, yung galing kay Pero. Dahil pinakasalan niya yung daughter ng Pero, binigyan siya ni Pero ng lote. Tapos, ang ginawa naman ni King Solomon, yung tulong na favor na yun, binigay naman niya kay Hiram. Ganun, church, ang ano. Kaya, nagbibigayan sila ng favor. Na sabi nga ng Panginoon huwag ka makipagano. Still, kahit ginamit niya yon, kahit nakapagano yan, still, mayroon pa rin masamang na idulot sa kanya yung sa aalyansa niya na yon. Kaya minsan, church, iwasan din natin minsan yung hindi naman sa iniiwasan ko sabi na sa mga unbeliever, hindi naman natin iniiwasan, kundi iwasan natin na mabigyan tayo, church, ng hindi magandang maidudulot. Kasi minsan tayo pa nahahatak ng unbeliever. Na dapat ikaw ang humahatak sa unbeliever para madala siya sa Panginoon, madala siya sa simbahan, pero hindi. Minsan ikaw pa yung nahahatak. Na punta tayo dito, punta tayo doon, ikaw pa sumusunod, church. Di ba, church? Lagi natin tanda-tandaan, church, kung binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, ipagamit mo sa Panginoon. Huwag mo ipagamit sa kalaban. Kung binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon na gumawa ng building, maging foreman ka, maging engineer ka, maging teacher ka, paggamit mo sa Panginoon. Di ba, church? Still, ganun ang ginagawa natin, nagpapagamit sa Panginoon. Marami tayo dito na nagpapagamit sa Panginoon sa mga pagbuo ng building. Salamat, church, kasi katuwang kayo sa pagbuo ng building. Sabi nga ni Pastor nung Saturday, kahit na wala ako, still, nakikinig pa rin ako na kasama kayo sa history na ginawa nun. Kung hindi man, church, na mabuo yun, still, nagamit pa rin tayo. Kaya, church, yung first fruit natin, para sa Panginoon yan, hindi naman para sa ano yan. Para sa pangsarili natin. Tayo-tayo pa rin, church. Tulad ngayon, na talagang medyo crowded na tayo, kailangan natin ng lote talaga, kailangan natin ng building. Kaya nga minabali ni church ng ano yan, pastor yan. Pagpasensya nyo na ako, hindi rin ako masyadong napupunta. Kasi dinadam pa natin yung breakup natin ni kay Kylie Padilla. Sige, church, doon na po tayo sa second. In David's and Antonita, I have sinned against
ito na po. Stop and forget it. Kasi minsan church, basahin po muna natin sa Philippians 3:12. Sabi ko nga church, parang wala akong nakita sa kwento ni Haring Solomon na nag-ano siya. Kaya kumuha tayo sa isa rin sa matalino sa New Testament kay Apostle Paul. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kalimutan church. And reaching forth unto those things which are before. Kumbaga church, alam naman natin ang history ni Apostle Paul na napakaraming niya rin naging kasalanan. Pero still church, hindi niya tinataas yung sarili niya. Lagi sa Panginoon. Kinalimutan niya na niya church yun. Naging murderer siya, naging tagapagturo siya ng mga man of God. Kinalimutan niya yung church. Kasi minsan church, pag nakagawa tayo ng kasalanan, nandun church yung ano eh, yung inaccept natin, sige inaccept natin, makasalanan tayo. Pero hindi natin tinitigil. Hindi natin kinakalimutan. Still, ginagawa pa rin natin yung kasalanan na yun. Oo nga church, nakapaggawa ka na nga ng kasalanan minsan, twice, thrice, pero hiningi mo sa Panginoon, pero still continue ka pa rin nagaan ng ano, kasalanan, ng mistake. Di ba church? Ganyan tayo eh. Minsan talagang may pagkaharing Solomon tayo na kahit sabihin natin may kakayahan tayo, edukado tayo, napakatalino natin, may skill tayo, pero nakakapag-commit tayo, na-accept natin, pero still, ginagawa pa rin natin. Di ba church? Kaya kailangan natin stop and forget it para makagoing forward tayo. Yun yung sabi ni Apostle Paul. Hindi kasi tayo makakamove on church pagka ganun. Kaya ngayon church eh, sa first part natin last year, ano ginawa natin? Yung mga hindi nakapag-fulfill. Kinalimutan na natin. Sabi ni Pastor, kalimutan na natin, magbago tayo. Continue forward. Still, nandiyan pa rin tayo, nag-commit pa rin tayo, church. Kasi hindi tayo makaka-move on eh. Hindi tayo makaka-ahon. Pag hinintay na natin ang hinintay yung mga yan, hindi tayo makakapagsimula. Go on, go on, go on. Para makabuo tayo ng church building. Mahirap man, church, kailangan talaga natin stop yan. Kung ano man yung ginagawa mo kasalanan. Hindi ka namumuhay para dyan. Namumuhay ka para sa Panginoon. Kasi church, kung ano mo yung tinanim mo sa kapwa mo, yun ang maaani mo. Kung ano yung tinanim mo sa anak mo, yun ang maaani mo. Kaya ang nangyari kay King Saul, King Solomon, yung ginawa ni Haring David, ang umani si King Solomon. Kasi gusto nang patayin din ng Panginoon si Haring Solomon that time. Pero hindi niya ginawa. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon, si Haring David. Ganon church eh. Kaya kung ano man yung tinatanim mo, church, kung hindi mo man anihin yan, for sure, aanihin yan ng anak mo. For sure, aanihin yan ng next generation. Ganyan ang nangyari kay King Solomon. Hindi tinignan ng Panginoon yung ginagawa niya. Ang tinignan niya kay Haring David. Kahit gaano kahirap, church, mag-invest tayo para sa Panginoon. You better just stop. Kalimutan na natin, church, magbagong buhay tayo. Maging labor-labor tayo, di ba, church? Di ba? Masakit man, pero yun ang gusto ng Panginoon, eh. Forget it. Kasi hindi tayo makakamove on na tulad na lang tayo, church, eh. Kahit naman, halos lahat naman tayo nakapag-uminsan sin. Halos karamihan din naman sa atin eh, unbeliever nun. Parang ako unbeliever din naman ako nun eh. Na halos lahat ng kasalanan nagawa ko na rin. Pero still, naglilingkod tayo para sa Panginoon. Pinalimutan na natin. Wala na nga tumatawag sa akin na katulad dati. Na kahit na alam na nila na ganoon ako, pero still, nagbagong buhay tayo. At naka-forward tayo din, church. Kaya, ang maipapayo ko lang, church, talagang ganun. Na mag-invest tayo, church. Like, Pilam Life. Ay, hindi pala, sir, Pilam Life. Sa Sun Life po pala.
Mag-invest po tayo, no? Kasi wala naman tayo may pagmamalaki sa Panginoon, eh. Lahat naman ang binibigay ng Panginoon, nandyan, eh. Lahat lang ano, nandyan na yung resources natin, kilala natin ang bawat isa. Si Sir Junior kumikita ng ganun. Ako kumikita ng ganun. Siya kumikita ng ganun. Si Sir Lester kumikita na ngayon din. Di ba, church? Panginoon pa rin ang nagbigay niyan, kaya still dapat lang natin ibalik. Amen. Lahat naman tayo may kakayahan, eh. Nakakabili nga tayo ng cellphone. Nakakabili tayo ng sasakyan. Nakakapagpagawa tayo ng bahay. Nakakabili tayo ng mga appliances. Tinipid ba natin sarili natin, church? Di ba, hindi. Kasi bakit? Dahil pang sarili natin. Misang ganyan tayo, eh. Pag pang sarili natin, bigay luho tayo. Bigay tayo, ubos pa, ano? Ubus pera. Nga later. Di ba, church? Ganyan ang ginagawa natin. Pag pang sarili natin, hindi natin tinitipid. Ako, hindi ko tinipid sarili ko. Naka-Rolex ako ngayon. No? Di ba, church? Ginaya ko Sir Junel na gumawa na ako ng ganito. Di ba, church? Kasi kumikita Sir Junel ng 40,000. Para tingnan ako, nagumakita na ako 40,000. Kahit 8,000 lang kinikita ko. Di ba? Ganyan tayo, church. Kaya sabi ko, praise God kasi... nandyan tayo. Still, binubuhay tayo ng Panginoon. Kaya, kung gawain ng Panginoon, church, huwag natin tipirin. Bigay natin lahat, church. Hindi yung, misan, double-minded pa tayo. Eh. Yung feeling na, huwag tayo maging kay King Saul, na may Ida, may si Lorna, may si Fe. Dapat, ang thinking natin lagi sa Panginoon. Kasi pagka isa tinitingnan natin, church, ubos biyaya tayo sa isang focus natin. Ako nga, still eh, kay Bina ko lang inaano yung attention ko eh, kahit nawala siya eh. Attention ko, nandun pa rin eh. Ganun tayo, church. Like David. At sumunod, church, eh, remember what God said. Ito, church, yung promise kay King Solomon. Kasi syempre, ang Panginoon eh, lagi naman may pangako sa'yo. Bago mo gawin ito, mangangako ang Diyos. Na, church, mag-prosper tayo, ito ang mangyayari. Diba? Laging ganun eh. Kahit ikaw naman eh, bilang isang ama, bilang isang magulang, pagka may gusto ang anak mo, anak, gawin mo to, meron ka magiging reward. Ganyan din ang Panginoon. Laging may pangako. Ito po yung sabi ng Panginoon kay Haring Pasolomon. And if it thou walk before me as David thy father walked. Ayan po yung, alam naman natin, church, yung walk ni David talagang wala kang masasabi. In integrity of heart and in uprightness to do according to all that I have commanded thee. And I will keep my statute and my judgment. Then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel forever. Ito, church, yung ano eh. Yung temple, di ba, nabuo na. Ano yung sinabi? Forever. Pero kung church, kung mapapansin nyo, yung temple na yon kahit hanapin nyo, wala na. Dahil nasakop yon ng Babylonian. Sabi nga, kung ano yung tinanim mo eh. Ano ba tinanim ni Haring Solomon? Tapos naging ano si Absalom. Di ba, church? Parang naging wicked ng wicked. Napag-aralan naman natin yung ginawa ni King Saul Absalom, naging wicked ng wicked ng wicked hanggang masakop ng Babylonian. Kaya dapat ang promise ng Panginoon, eh, forever yung kingdom na yun. Eh. Yung makikita mo, church, pumunta ka ng Israel, puro gold. Lahat ng puntahan mo, puro ginto. Pero ngayon, still wala na. Wala ka na makikita. As I promised to David, thy father, saying, there shall not fail thee a man upon the throne of Israel. But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes, which I had set before you, but go and serve other gods and worship them, then I will cut off Israel out of the land which I have given them. And church, yan yung sinabi naman ng Panginoon na kung hindi gagawin ni Solomon yung sinabi ng Panginoon na ano, yan ang mangyayari, church, na I will cut. At alam naman natin kung ano ang nangyayari. Di ba, church, na-divide yung kingdom na Israel. Di ba, church,
Ganyan. Kaya lagi may promise ng Panginoon. Kaya kung si Hari Solomon, sinunod yung gusto ng Panginoon, sigurado hindi magkakaganon eh. Hindi magkakawatak-watak ang kingdom ng Israel. I will cast out of my sight, and Israel shall be a proverb and byword among all people. And church, remember what God said. Yan church eh. Misan kasi church, pagka narinig natin misan ang word of God, misan hindi na natin na, hindi na natin tinatandaan. Yung gawa na lang tayo ng gawa, pero may pangako ang Panginoon, na church, pagka na-remember mo yung isang pangako ng Panginoon, siguro magdo-double mind ka na hindi mo ito gagawin. Na, ay, bilang mga magulang, di ba sabi natin na, nak, wag mo itong gagalawin kasi baka mapaso ka. Nak, wag mo itong gagalawin kasi baka masaktan ka. Pero, pag tinandaan mo, church, yung pangako na yun ng bata, mag-iisip siya eh, ay, ito yung pangako sa akin ng ano, baka masaktan ako. Di ba hindi mo gagawin? Kaya dapat ganun yung church ang gawin natin eh. Lagi natin tandaan yung pangako ng Panginoon na, ay, gagawin ko ba itong kasalanan na to? Pag ginawa ko to, ganito ang mangyayari sa akin. Pag ginawa ko to, i-curse ako ng Panginoon by generation and generation. Lagi natin tandaan, church, yung pangako ng Panginoon para hindi tayo makakommit ng mistake. Kasi pag hindi natin, church, tinatandaan, minsan tayo lang tayo, makakalimutin tayo eh. Kaya ang Diyos naman eh, still, pagka binasa mo ang Bible, iisa-iisa lang naman ang ginagawa niyan eh. Lagi nagpapaalala sa atin na huwag natin gawin ito. At lagi tayong pinagpapala kung gusto ayon sumusunod. Kasi lahat naman tayo gusto ng reward eh. Sino ba hindi may gusto ng reward? Kaya kung gusto natin ng reward, church, still, pumasok, ano tayo, sumunod tayo, church, sa gusto ng Panginoon. Na kung ang gusto ng Panginoon eh, makagawa tayo ng building this year, makalipat tayo ng this year, still, pumalaw tayo, church. Tayo din naman, church, ang makikinabang. Di ba, church? Hindi naman gusto ni pastor yan eh. Kung ayaw nga ni pastor na matumira dun eh. Kung tutusin, pwede naman magtira si pastor sa lumang pangako, pero ayaw naman ni pastor. Di ba, church? Hindi naman si pastor makikinabang yan. Tayo din, church eh. Kaya, lagi natin tandaan, church, na yung promise ng Panginoon sa atin. Kung tayo, church eh, nakakommit ng kasalanan, kailangan natin talaga accept. Kailangan natin talaga i-annot sa puso natin yun na nakagawa tayo, nakakommit tayo. Tapos church, humingi tayo ng patawad. Kasi, sabi naman ng Bible, eh, lahat naman tayo nakakagawa ng kasalanan. Wala naman tayong malinis sa atin. Eh. Bata pa lang tayo, nakakapag-nakaw na tayo, nakakapag-commit na tayo ng sin. Bata pa lang tayo, kahit tayo hindi turuan, gawa tayo ng kapagkakamali. Kahit na pinapaalala sa atin, di ba church? Na, wag mo ipagmalaki na ganun ka. Dahil, like Superman, like Suharin Solomon, makakagawa ka ng pagkakamali. Dahil bawat isa sa atin may kahinaan. At sana church eh, matandaan natin yung bawat istorya ng buhay ni Haring Solomon. Na anuman ang mangyari, nandiyan ang Panginoon para gumabay sa atin. Lagi naman tayong gagabayan ng Panginoon eh. Na kahit saan ka pumunta, kahit na mag-abroad ka, kahit na ano ka, huwag mo lang kakalimutan yung pangako ng Panginoon. At huwag ka makakalimot sa Panginoon. Like Haring Solomon. Malayo ka man, church, kadalasan na-influensya ang kayo. Kasi, hindi mo nakakasama yung fellow Christian mo. Magtrabaho ka lang sa malayo. Siyempre, kailangan mo makisama. Siyempre, sasabihin iba ka. Mahirap sabihin na kutsain ka na, ay, ganito kay. Ay, ganun kay. Ayaw mo naman makisama eh. Kaya, sabi ko nga, I salute sa mga Christian na ganun. Na sabi nga kay Sir Lester, alam natin yung nangyayari kay Sir Lester sa kanyang trabaho na hindi masyadong healthy yung work na yun. Kaya praise God, may ibang trabaho na si Brother Lester. Di ba church?
Oh, si Sir Junel, pinangakuan din. Lagi nilang tinatandaan yung promise ng Panginoon. Na alam na nila mali, hindi nila gagawin. Yun ang lagi nilang tinatandaan eh. Yung promise ng Panginoon. Kung sinunod nila yung sarili nila, sigurado curse sila ngayon. Diba, church? Ngayon, mayroon na silang temple. Diba? Diyan ang blessing ng Panginoon. At lagi natin tatandaan, church, God's mercy is bigger than any of your mistake. Amen. Ang habag ng Panginoon ay mas malaki kaysa sa nagagawa mong pagkakamali. Kung tutusin, church, iisa lang naman ang pagkakamali. Wala naman tinitingnan na malaking pagkakamali at mababang pagkakamali. Lahat yan pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Kahit ano man yung nakumit mong kasalanan, still, patatawarin ka pa rin ng Panginoon. Ikaw lang yung umaayaw. Ikaw lang yung lumalayo. Pero ang Panginoon, nilalapit at nilalapit niya sarili niya. Na minsan eh, ayoko na mag-church kasi ganito na tingin niya sila amin eh. Ayoko na mag-ano kasi ganito na itingin nila sa akin eh. Diba, church? Pero ang Panginoon, still, kapit ka pa rin niya. Bitawan mo man siya, church, kapit ka pa rin niya. Hinding-hindi ka niya bibitawan dahil ganyan ang habag ng Panginoon sa iyo. Dapat nga, nasa impyerno tayo, pero ang habag ng Panginoon, pinadala niya yung kakaisa-isa niyang anak, church, para lang sa kasalanan natin. Di ba? Kung tutusin, napakahirap nun, isang anak mo. Tapos ipagtutubos lang sa kasalanan mo. Sino ka ba para tubusin? Sino ba tayo? Di ba? Isang basura lang naman tayo, isang basahan lang naman tayo sa paningin ng Panginoon. Lalo na dahil araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Araw-araw, pilitin man natin, talaga makakumit tayo ng kasalanan. Gustuhin mo man o mali, still, magkakamali ka. Pero still, mahal ka ng Panginoon. Lagi natin yung tandaan, church, na huwag mong bitbitin yung kasalanan mo. Huwag mong bitbitin yung problema mo. Ibitbit mo sa Panginoon. Dahil sigurado, ang Diyos ang may solusyon dyan. Huwag mong anuhin, church, na kaano mang kahirap, still forward tayo, church. Si pastor nga, nagbibida nung Saturday kung nandito kayo. Ako, wala po kasi. Napakinggan ko lang na sumasakit yung kamay niya, sumasakit yung likod niya, sumasakit yung ano. Pero continuous pa rin ang ating pastor. Araw-araw nandun yung ating pastor. Kahit na masakit. Pero dapat indain niya yun eh. Kasi hindi na po bata si pastor. Matanda na po ang ating pastor. Pero still, batak kalabaw pa rin po ang ginagawa ni pastor. Kasi kung hihinto si pastor, baka huminto rin kayo eh. Makita nyo lang siguro na wala si pastor na isang araw doon. Sigurado eh, kinabukasan, wala na rin yung iba ron eh. Di ba? Minsan ganyan tayo yung thinking natin. Ang tinitingnan natin yung tao, hindi ang Panginoon. Kaya, church, isang reminder lang po na talagang wag natin yung tingnan yung kung ano tayo ngayon, kung ano yung status natin ngayon. Lagi natin tingnan yung pangako ng Panginoon na hindi naman magkakamali ang Diyos eh. Nandito nga yung word of niya eh, na lahat ng pangako niya, sinabi niya na nga eh. Di ba, church? Sige po, church. Tumayo po tayong lahat. Let's pray. Ama namin nasa langit, muli, O Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensaheng na ang pinapakinggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na nandiyan kayo palagi. Ano man, Panginoon, yung nagagawa namin kasalanan, Panginoon, still, nandiyan pa rin, Panginoon, upang umagapay sa amin sa mga oras na ito. Namin, church, na kami po ay nakakapunta ng kasalanan. Kami po ay nakakagawa ng pagkakamali, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ngayon ay nasa inyong harapan, Panginoon, upang humingi ng patawad, Panginoon, sa inyong mga pagkakamali. Patawad, Panginoon, dahil hindi namin naaalala, Panginoon, yung inyong pangako sa amin. Pangako, Panginoon, na may kaakibat na katatan at kasaganahan, Panginoon, sa amin. Dahil alam po namin na hinding-hindi nyo kami pababayaan. At alam namin na para sa amin din po yung mga
paalala nyo sa amin. Kaya salamat Panginoon dahil lagi nyo kaming pinapaalhanan sa oras ng mga kami nagkakamali. Bagamat Panginoon na alam po namin na minsan sumasakit ang ulo nyo dahil sobrang katigasan ng ulo namin. Hindi kayo nagsasawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakatanggap sa inyo, Panginoon, nawa, Panginoon, makita niya yung kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Na kahit anong gawin namin kasalanan, binubuhay niyo pa rin kami. Nandiyan pa rin kayo still. Nandito pa rin kami kumakain, nabubuhay sa mundo na to. Salamat dahil sa nandiyan kayo sa pahiram na buhay na pinagkalob niyo po sa bawat isa. Lumuhod po tayo, church. Lumapit po tayo. Sige po, church. Panalangin po natin, church, yung mga nagagawa nating mistakes sa araw-araw. Na alam natin, church, na lagi tayo nakikita ng Panginoon. Lagi tayo nakakagawa ng pagkakasala. Pero salamat dahil sa habag ng Panginoon na hindi tinitingnan ng Panginoon yung kasalanan natin. Tinitingnan ng Panginoon yung anong nagagawa natin para sa Kanya. Yes, Lord. Salamat dahil muli pinaalahanan nyo kami, Panginoon, ng inyong salita. At salamat, Panginoon, dahil hindi kayo nagsasawa na patawarin, Panginoon, kami sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon, dahil nandiyan kayo umaagapay sa amin sa oras na kayo kailangan namin. Kahit minsan, Panginoon, tumatawag lang kami sa inyo pag hindi na namin kaya. Pag punong-puno na kami ng problema, sakalang namin kayo naaalala. Patawad, O Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng mga kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. At nawa, Panginoon, lahat ng pasanin, lahat ng aming suliranin, Panginoon, kayo po ang magbigay, Panginoon, ng lunas. Na alam po namin, wala naman po makakaibagay ng paghihirap na ito kung hindi kayo lang, Panginoon. Salamat dahil inaalis nyo lahat ng bigati namin. At salamat, Panginoon, never nyo kami pinabayaan. Kaya, Panginoon, tinataas po namin kayo sa araw na to. Kayo po ang magbigay ng mga pagpapala sa bawat isang nakaluhod. At gayon din po sa aming pastor, Panginoon. Bigyan nyo po siya ng malawak at mahabang buhay, Panginoon. Ito lamang po ang aming samplangin. In Lord Jesus' name we pray. Amen.